Paano nga ba palalakasin yung internet connection natin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng ganitong klaseng tutorial or mga video patungkol sa mga hacks, freeload, at tips at tricks, please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell. So yan nga guys, paano nga ba natin palalakasin yung internet connection natin? So ang una natin gagawin ay syempre pumunta lang tayo dito sa Play Store at i-download natin ang application na tinatawag na Wi-Fi Analyzer Open Source. So as you can see guys, meron po itong 10 million downloads. So proven na talagang sobrang dami ng gumagamit ng mobile application na to at effective talaga. Ayan, makikita din natin dito na meron siyang 4.2 star ratings with 22,000 reviews. Scroll down tayo dito. Dito, ayan na nga guys, maraming 5 stars ratings ang binibigay ng mga users na nandito at almost 5 stars din yung binibigay ng mga taong nag-review sa application na to. Napakalaking tulong ng mobile application na to guys dahil libre lang ito, no? Libre lang ito guys, walang ads, kaya hindi kayo maiirita kapag ginamit nyo yung mobile application na to. At ayun nga guys, ginagamit to para ma-analyze natin yung wifi natin at magkaroon tayo ng idea kung paano nga ba natin palalakasin pa yung wifi natin. Take note guys na itong application na to ay para lang to sa mga naka-wifi. Okay? So pag naka-mobile data ka, gagawa naman tayo ng panibagong tutorial para doon. So as you can see, para mag-idea kayo or kung wala ka pang wifi at magkakaroon ka ng wifi in the future, so kailangan mo rin tapusin tong video na to para maiintindihan mo kung bakit tumihina yung ibang wifi. Okay, so dito guys, as you can see, narito lahat ng mga wifi, mapasa amin man or hindi. Okay, so sa amin or sa mga kapitbahay o lahat ng mga wifi na nandito sa bayan namin, I mean nakapalibot dito, nandito. So hindi mo na kailangan pang i-root yung mobile phone mo para magamit tong mobile application na to dahil yun nga, napaka-effective nito. So ayan guys, makita natin yung mga internet or mga wifi. Kapag kulay green, ibig sabihin malakas. Kapag yellow naman, moderate lang. Okay? Pag pula, ibig sabihin mahina dahil sobrang layo ka sa wifi or sa modem. So dito, unang kong ituturo sa inyo is ditong nasa taas. So dito makikita natin yung filter. Okay? So dito may wifi band, kung gusto mo lang makita ay 2.4, 5G, 6. Okay? So para sa mga bago pa lang guys, ngayong update ay naka wifi 6 na po ngayong taon. Kaya kung hindi pa kayo naka wifi 6, nasa 5 GHz pa lang kayo, i-contact nyo na yung customer service, whether naka-PLDT kayo, naka-Converge or naka-Globe. Kasi kami guys, kaka-update lang namin nung March na Wi-Fi 6 na kami. Okay? So, mas malakas kasi itong Wi-Fi 6 kasi lumalagpas na sa mga semento. Tama ba yung term na ginagamit ko? Parang tumatalab sa mga semento. Unlike dito sa 2.4G or 5G, kapag maraming mga pader or mga semento nakaharang, may possibility na hihina yung wifi nyo. Okay? So, yun guys. Close muna natin. At saka dito guys, ayun, makita nga natin dito, ito yung wifi, di ba? So dito, meron tayong makitang channel rating. Ito naman channel rating, makikita natin na merong channel number. Kapag inopen nyo yung admin ng modem nyo, like for example, pumunta kayo sa Globe. Sa Globe kasi 192.168.254.254. Pag nag-login kayo dyan, di ba ilalagin nyo yung username, password, at dun nyo papalitan yung pangalan ng wifi nyo. So, sa mga naka-wifi, alam nyo na kung paano, di ba? So, dun guys, mahahanap nyo yung frequency or tinatawag nating channel. So, ito yung channel na yun. Okay? So, dito, sa mobile application na to, pinapakita kung ano yung pinaka-the best channel. So, dito, pinapakita na yung the best channel ay 9-10-11. So, 9-10-11, itong nakakulay green. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong congested. Okay? Ayan guys, naka 2.4G. So, pag pinindot naman natin at pinili natin yung 5 GHz, sobrang dami. Okay? Sobrang daming available channel na pwedeng iselect natin. 36, 40, 44, 48, 100, ayun guys, sobrang dami. Kaya,
pag komunika nga sa ano sa mga wifi, kapag naka 5G ka, dun ka naka-connect sa 5G, 'di ba? Umaabot talaga ng 200 Mbps, 300 Mbps, kung ganun din yung plan mo. Yung 2.4G kasi guys, ito guys, para lang sa mga hindi pa nakakaalam, yung 2.4G kasi kahit yung plan nyo 300 Mbps, maximum of 40 Mbps lang yan. 40 or Mbps, hindi yan lalagpas dyan. Okay, kahit pa 500 Mbps yung plan nyo or 1 gig yung Mbps ang internet nyo, kung nakakunik ka dito sa 2.4G, 40 Mbps lang. Okay? Baka kasi magtataka kayo eh. O bakit hindi umaabot sa ganitong Mbps? Kasi nga nakakunik ka sa 2.4G. Kaya kung gusto mong maabot yung Mbps na inavail nyo sa plan nyo, dito ka sa 5 GHz kumunik. May mga cellphone kasi na hindi supported yung 5G. Kaya bumili ka ng cellphone para makakunik ka dito. Kasi yung laptop ko, hindi rin ano, hindi pa siya capable dito. 2.4G pa. Nabili ko yung laptop ko 2017. Ano na ngayon? 2024. Diba? So, ayan, hindi siya capable sa 5G. Kaya, minsan nahihirapan din dahil sobrang baba lang ng internet connection or I mean speed na nasasagap ng ano ko, ng cellphone ko. So dito naman sa Wi-Fi 6, ayun guys, almost sobrang dami. Halos lahat, 'di ba? From 1 up to, ayun, walang ka-yellow-yellow nga eh. Pero dito sa 5 GHz, tingnan natin kung okay, almost green din lahat. Kasi nandito ako sa kwarto, guys. Pero pag nandun ako sa sala namin or sa labas ng bahay, magkakaroon to ng yellow dahil sobrang dami ding Wi-Fi diyan sa labas amin. Okay, na almost naka 2.4G or 5G. Pero guys, ito yung pinakamalupit. Pag dito tayo sa channel graph, ay makikita natin na ilipat lang natin dito sa 2.4G. Dito guys, makikita nyo na hindi congested yung, ayan, may lumabas na 5G. Hindi masyadong congested pag ganito. Okay? Kasi dito ako sa frequency na to, ito namang application, ito namang wifi na to, ay nandito siya sa frequency na to, so hindi masyadong congested at malakas yung internet na masasagap nyo. Pero, pag pumunta tayo dito sa 2.4G, ayun guys, dalawa pa rin. Pero, ang sarap sana lumabas dun guys eh, kaso sobrang ingay kasi dun. Magsisilabasan lahat ng mga wifi na nandito guys. I-try nyo. Kapag nasa syudad ka, i-try mo. Nakakunik ka sa ano, sa wifi, i-try mo. Diba sobrang dami dito? Oo, sobrang dami guys. May dito pa, dito pa, dito pa. Kaya, kahit 300 Mbps, ganito guys ha, kahit 300 Mbps yung plan nyo, at kahit nakakunik ka sa 5G, hindi mo pa rin yan masasagap kung hindi mo na-analyze or hindi mo na nagagamit yung mobile application na to para makita ko alin bang frequency ang congested or hindi. Kasi guys, yung ibang ano, yung ibang modem hindi nakaset sa automatic, nakaset sa manual dun sa frequency or sa channel. Okay? Kaya pag 2.4G, ang daming mga wifi na naka 2.4G pa rin hanggang sa ngayon, 'di ba? At lahat ng yun, guys, may lumabas, 'di ba? Lumabas na naman. Pero guys, pag lumabas pa talaga ako dyan, sobrang dami pa talaga dito eh. Makikita nyo talaga kung kaano ka-congested itong 2.4G. Okay? So dito naman, makikita natin sa time graph. Mm-hmm. Sobrang, ano? Ayun guys, gumagalaw na siya. Pero pwede naman natin siyang i-adjust yung time graph. So ayun guys, yung blue, ito yung Kabales Wi-Fi. Yung green, ito naman Globe at Home. At Mark Alpizo Wi-Fi, ito naman yung kulay violet na to. Pero guys, I tell you, kapag nandun kayo sa ano, congested na lugar, makikita nyo talaga yung silbi ng application na to. Kasi ang gagawin nyo kasi pag nandito kayo sa channel graph, okay, halimbawa ganito, at nakikita nyo na sobrang ano, sobrang congested ng frequency na yan, so ang gagawin mo, isiset mo to manual. So maglalagin ka dun sa admin ng ano mo, admin ng wifi mo, tapos ang gagawin mo, pumunta ka doon or hanapin mo yung frequency or yung channel, iset mo kung anong recommendation nandito. So halimbawa pag 2.4G, congested na to lahat dyan guys, 1 to 8. So sabi dito ang pinaka the best is 9, 10, 11. So iset mo into manual yung channel mo into 11, diba? Para wala kang ano, wala kang kaagaw or wala kang karibal, para kung ano man yung plan sa wifi nyo, masasagap nyo talaga at magagamit nyo talaga, hindi nyo panghihinayangan, di ba? Ganun din sa 5G. Ayan guys, oh, sobrang lupit dito guys sa area namin. Kaya kung mapapansin nyo guys, di ba, pag pumunta kayo sa mga page, Facebook fan page ng Globe ng PLDT, sobrang daming nagre-reklamo kasi nga wala silang alam.
Di ba wala silang alam kaya puro reklamo yung ginagawa nila. Pero kapag nanonood sila ng mga video na to, na talaga makakatulong or para magkaroon sila ng idea kung bakit umihina yung wifi nila, ano bang ginagawa? Kasi nga, karamihan sa Maynila guys, sobrang congested talaga dun, grabe. Siguro sa isang lugar, kakaswipe mo ng ganun, sobrang hindi, para hindi matatapos yung ano guys, hindi matatapos yung wifi mo, sobrang dami. At halos lahat sila nakatupo in 4G. Kaya sobrang congested. Kaya 'di ba, sinasabi ng mga nagko-comment doon, sobrang hina ng wifi ng PLDT, ng Globe, ganito ganyan. Kasi nga hindi nila alam 'to. So pag nalaman nila 'to, malaking tulong talaga sa kanila dahil malalaman nila kung paano palalakasin yung wifi nila, 'di ba? So, sana guys ay nakatulong 'tong video na 'to. At kung may mga katanungan ka guys, mag-comment ka lang diyan at sasagutin ko. Okay?